Samantala, ikalawang araw po ngayon ang ASEAN Summit sa Laos na dinaluhan ni Pangulong Bongbong Marcos. Detalye po tayo niyan sa ulat on the spot ni Ivan Marina. Ivan? Connie, una sa pulong ng nagpapatuloy na ASEAN Summit ngayong araw mula dito sa Vientiane, Laos PDR, ang ASEAN-China Summit. Ibig sabihin niya, Connie, ito yung ASEAN member states at ang tinatawag na dialogue partners na magpupulong. At isa nga rito ang China na siya rin pinakamalaking trading partner ng ASEAN. Nitong 2023, mabot sa mahigit $500 billion ang halaga ng kalakalan ng China at ng ASEAN countries. Sa kanyang opening statement, kinilala ni Lao Prime Minister Sonsay Sipandon ang malaking kontribusyon ng China sa ekonomiya ng mga bansa sa ASEAN, na bukod sa pinakamalaking trading partner ay siya ring ikatlong pinakamalaking source ng foreign direct investments. Isang kasunduan sa free trade agreement ang inaasahang isusulong sa pulong na ito na layong maisapinal sa taong 2025. Limitado nga lang ang access ng media sa mga pulong na ito at hinihintay pa ang detalye ng kabuuan na naging pagpupulong, pero bukod sa usapin sa ekonomiya at kalakalan, isa sa mga pirming issue sa pagitan ng China at ASEAN ay ang usapin sa South China Sea at ang Code of Conduct na mahigit 3 dekada ng pinag-uusapan, pero hanggang ngayon hindi naisasapinal. Pero inaasahang lulutang at lulutang ito, lalo't hindi lang ang Pilipinas ang apektado sa pag-angkin ng China sa halos buong South China Sea. Samantala, Connie, kagabi nakipagpulong ang Pangulo sa Shera Public Company ng Thailand na isa sa pinakamalaking manufacturer ng fiber cement boards at concrete roof tiles sa mundo. Tinalakay ng kumpanya ang planong magtayo ng planta ng fiber cement material sa Mabalak at Pampanga, at ang proyekto ito nagkakahalaga ng halos 3 bilyong piso. Sa kasalukuyan, Connie, ay nagaganap ang ASEAN-South Korea Summit at may mga nakaschedule din na bilateral o yung mga one-on-one meeting si Pangulong Bongbong Marcos sa mga leader na tulad ng bagong Prime Minister ng Japan at gayon din ang leader ng New Zealand at ng Canada. At yan ang latest mula dito sa Vientiane sa Laos PDR. Para sa GMA Integrated News, Ivan Mayrina, nag-ulat. Maraming salamat, Ivan Mayrina.